Hello, what's up? This is Cotman back again for another unboxing. Unang impression po ng araw, test agad natin. So, expectations muna. Obviously, nandiyan po yung price, 5,450. At ang specs nito, sa 5,450, meron ka ng 128GB na storage. That's UFS 3.1. At 8GB daw na RAM. Totoong 8GB kaya ito. I wonder. 50 megapixel na AI camera, 6.6 HD, so 720p lang. Okay lang yan. Nasa 5,000 po tayo range. So, huwag na muna tayo mag-inarte dyan na parang review ulit tayo ng flagship smartphone, no? 5,450 lang. 120Hz screen refresh rate at may DTS audio. So, supposedly maganda siguro audio nito, no? With free SIM and data. Okay, may SIM card na rin na data. By the way, this, obviously, kita naman, this is smart 5G smartphone. Nakipag-collaborate po sila kay Smart ZTE Blade A75 5G. Okay, so kung di ako nagkakamali, exclusive lang po ang SIM slot nito for smart SIM cards. Okay, kung gusto nyo naman ng ZTE Blade na open line, eh meron naman po daw eh. Pero ang hahanapin nyo ay ZTE Blade A75 5G, wala yung smart na logo. Meron daw po nito sa market, pero mas mahal daw yan ng konti yata, ng 1,000 to 2,000. I'm not really sure, hindi ko na na-check at hindi naman ako interesado. Eto interesado ako kasi mura lang. Okay, now, unbox na natin. You know, whoop. Yun, dito pala sa gilid. Ito po pala ang totoo niyang itsura. Yun o, solid. Buksan na natin. Yes, ito na nga. Wow! Oh, okay. Totoo nga, meron tayong agad na SIM card na free. And may data na rin po ito. Wait a minute, dalawang SIM card pala. LTE, Smart, and TNT. Dalawang SIM card, hindi lang isang SIM card. Okay, binili ko po ito ha. Baka sabihin nyo dalawa ito dahil sponsor. No, hindi po. Binili ko po ito. Talagang nakipagpilan ako. Unang order ko, kinancel nila. Siguro dahil naubusan ng stocks. And then, kaya natagalan ng review nito. Kasi yung second order ko pa ang nakapasok. So, binili ko po ito. Para klaro. Oops. Tingnan natin kung ano mga kasama sa box. Ayun. Tabi mo natin ito. Silipin mo natin kung ano yung mga kasama sa box para hindi natin mamaya babalikan. Ayun yung pang sundot. Ayun, cute. Parang si Poliwag sa Pokemon. Ewan kung napanood nyo yan. Parang ito yung logo niya isa chan. Yeah, si Poliwag. Sana nakarelate kayo sa sinabi ko. At meron po siyang kasamang jelly case. Screen protector, plastic po siya, hindi po siya tempered glass, pero okay na to, at least merong kasama. Yun nga lang, mukhang tayo pa magkakabit. Quick start guide, warranty card, 10 watts na charger, base rito sa nakasulat, 10 watts lang po, so slow charger ito. And charging and data cable, type C to type A. So ito po mga kasama niya sa box, okay? Understood? Okay, continue tayo. Buksan na natin ngayon for the first time. You know, yun. May naalala ko sa kanya, para siyang... Ito, sabi ko na eh, kahawig nga oh, mukha siyang ZTE Nubia Z50S Pro. So premium po ang kanyang itsura. Galing sa ni ZTE din last year, 2023 eh, no? Z50S Pro at yun po yung camera din, halos kahawig. Kahawig, hindi naman exactly kamukha pero premium na premium pala talaga yung pinagkuhanan ng kanyang design. That's nice. So may nakasulat po rito na ASPH lens. I'm not really sure kung anong ibig sabihin yan. Meron po tayo ditong digital AI dual camera. Okay. Supposedly dual camera lang po ito. Ito yung pinaka main siguro. Yung nasa gitna. Medyo malaki kasi yung lens doon. Maliit yung lens nito. Malamang 2 megapixel lang ito. So basura to. And then this one is a single tone flash lang yata. Yeah, wala ko nakikitang orange or yellow lang. So, single tone flash, then ZTE 5G sa baba, at makinis po masyado. I believe fingerprint smudge magnet ito kung medyo nagpa-poison ang kamay nyo. Pero malalaman natin yan sa full review malamang. Sa taas, wala po nakalagay dito. Sa kanan, meron po tayong volume rocker and then yung power button na merong red accent, which is I like. Gusto ko yan. Smooth finish lang po yung gilid niya. Sa kanan is nandito yung kanyang SIM tray, which is bubuksan natin. Tingnan natin kung dual SIM ito kasi dalawang SIM card ang binigay sa atin. So, pero malaki ang duda ko talagang dual SIM ito. Yep, dual SIM ito pero mukhang non-expandable yung storage niya. Dual SIM lang. Wala expandability yung storage. So, meron tayo dito micro SD. Wala po talagang paglalagyan. This is non-expandable po. So, medyo disappointing yung part na yun. Pero okay lang. 128GB kasi hindi rin naman kasi ganun kalaki yun eh. Pero... yeah, well, hayaan na lang natin. Again, balik tayo sa price tag niya na 5,500 pesos, okay? So, dual SIM lang po.
non-expandable. And then sa baba is meron tayo ditong USB Type-C microphone and headphone jack. Wala akong nakitang speaker. Tama ba? Ulitin ko nga ang pag-ikot. Walang speaker? Why? Mayroon bang something dito na I'm missing out? Ba't walang speaker? Okay, wait. Sige, buksan natin para malaman ko. Na-curious naman ako bigla. Oh, wow. Walang lakas ng vibration. Okay. That's impressive. This is my OS. Okay. I believe Android 14 ito, powered by ZTE. Setup ko muna saglit. Balikan ko kayo, okay? So, ayun na. Setup na po natin. So, may mga napansin na ako out of the box na agad. Wala siyang speaker dito sa baba. So, andito lang po ang speaker niya. And hindi ganun kalakas ang speaker niya, pero usable naman kung nasa room lang naman kayo, sa kwarto lang kayo, office, or hindi ganun kaingay na area. Pero sigurado ako hindi na ito masyadong rinig kapag ka nasa labas kayo. May mga sakit ng konti. Pero paparinig ko sa inyo para may idea pa rin kayo. Simula ang speaker dito. So pansin nyo may kanipisan siya, yung bass na palo sana wala, halos parang mabato lang siya naman manipis na audio. So yeah, again, usable po siya sa loob ng room. In terms of quality, hindi rin ganun kaganda yung quality kasi ka, medyo manipis yung bato, but still usable po ha. Again, as a 5,500 lang tayo, so I can't really complain that much. Pero sinasabi ko lang siya as is, factual na hindi talaga siya ganun kalakas. Okay, now, another thing na napansin ko is sa mismong settings, wala po siyang access for developer options. Yeah, for some reason, binlock ni Smart siguro or ni ZTE, I'm not really sure. Pero I'm guessing, naglilin ako na si Smart ang nagpa-block ng ano nito, ng developer option. So, no matter nakailang pindot ako ng build number, ayaw mag-unlock ng developer options. Hence, hindi ko siya ma-open. Hindi natin magpapakita sa inyo yung actual FPS kapag ginamit na natin siya ng Kisuko. So, yun, as you can see, kailangan daw enable developer option. Nakalock po. So, medyo turn off ako doon sa part na yun kasi syempre, isa sa mga benefits ng Android is to, you know, do some tweaking. Kaso tinanggal yung tweaking na part dito sa Smart ZTE Blade na to. So medyo turn off ng konti. Pero again, that's for people like me lang naman na advanced user. Pero kung hindi ka advanced user, basic user ka lang, okay lang to. Hindi to issue sa'yo. Ang mga apektado lang dito is mga kagaya ko na ang gusto ay pwede pang mag-tweak ng Android na smartphone nila. Okay? Again, hindi po para sa lahat yung hinahanap ko. Okay? And then, another thing. Ito, maganda naman tong part ito. Sa kanyang camera. So, sa rear camera po niya, natuklasan ko na ito ah. Again, this is 5,500 pesos. Okay? Nakakatuwa ito. Meron po siyang 4K video recording. Rear camera. Itong rear camera na to, supported po niya ang 4K video recording. Eh, mapakita ko sa inyo yung sample shots ng video and then diretso na rin sa picture, pakita ko na rin sa inyo. Kayo na po humusga. So, ito ang kanyang 4K at 30fps. Saan ka makakahanap ng 5,500 pesos na smartphone na mayroong 4K at 30fps? Look at that! And zoom in tayo hanggang up to 10 times. Woo! Yes, actually, medyo soft lang yung image pero very usable. Pero mapansin ko wala siyang image stabilization, ano? Lipat tayo sa 5 times. 5 times zoom? Alright, ayun, 5 times zoom. Very usable na sa 5 times zoom. Kailangan lang dito naka-tripod para hindi ma-shake ng konti. Medyo, ayun, medyo pansin ko yung shake eh. Balik tayo sa normal na 1 times. Very good na sa akin po ito. Again, this has 4K at 30fps. Kamusta po ang microphone naman? Okay? Yung OIS test natin, siguro sa full review na yon, lalabas tayo ng bahay. Igagala natin to, gagamitin natin sa mga outdoor activities para mas matest natin yung kanyang camera. But for now, pasado siya. Hindi na ako mag-expect ng mataas masyado, pero 4K at 30fps, thumbs up na agad. Again, microphone, okay ba? Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. So, tinitest lang natin yung front camera niya. This has 1080p at 30fps. So, sa likod, the camera is 4K at 30. Pero sa front, 1080p at 30. Pero, for 5,500 pesos. Okay na to. So, huwag nyo na pong question, bakit naka-shades ako? May sugat yung kanang mata ko. So, nagpapagaling pa ako. Pagpasensya nyo na muna yan. Pero, kamusta muna yung quality? Skin tone ko, nasa low light tayo, tsaka artificial light to. So, para sa akin, okay na rin to. Yung buhok ko malinaw naman na nakukuha.
kamusta ang microphone? Okay? Isa lang ang talaga microphone niyan dito lang sa pinakababa. So, dun, mapapansin nyo dun sa unang video yata. Yung sa rear camera, natatakpan ko yung camera kasi medyo may konting muffled kanina. But, yun lang yun. And of course, napansin ko rin ang speaker niya is nasa taas. But anyway, kamusta yung microphone? Kamusta yung quality ng microphone? Okay? Para sa akin, so far sa ngayon, for its price, very good po yung kanyang camera. Kayo boss, ano ang tingin nyo? So yun, 4K resolution, 4K video recording sa likod, and then sa harap, okay lang din naman, hindi naman big deal yun kasi, again, this is 5,500 pesos, pero yun, sa harap naman is 1080p at 30fps. Pero okay na po yan, that's very good na po. Another thing is, single mic lang siya, so wala siyang noise cancellation na mic. So, in a way, okay naman. Audible pa rin naman po yung sound na napipick up ng mic. Pero yun lang, napansin ko lang yung unang recording ko, ganito ako natakpan ko yung mic. Wala akong narinig sa boses ko. So be informed na yun nga pala, no, kapag nire-record kayo, make sure na hindi nyo natatakpan ng daliri itong sa microphone. Otherwise, hindi nyo maririnig yung mga pinagsasabi nyo during video recording. Okay? So, malino na part yan. Pero big thumbs up para sa akin na may 4K video recording yung rear camera niya. Woo! 5,500 meron ko ng 4K video recording. Ang solid nun! Now, lipat na tayo sa performance. Okay? Performance, actually medyo maganda-ganda ang kanyang naiba to or napakitang score. This is, sa Antutu, it scored 470,440. That's 166,000 CPU and 77,000 sa GPU. So may konting kataasan yung kanyang GPU kasi po ito ay using, ito yung chipset niya is T760 pala, sorry. Unisoc T760, that's up to 2.2 GHz na clock speed po. To give you an idea kung anong katumbas yan para sa Helio G99, pero ang difference sa Helio G99 is meron po siyang GPU na quad-core. Graphics na quad-core. Octa-core CPU, quad-core na GPU. While G99, octa-core CPU and dual-core lang na GPU. This one may potential po na medyo a little better sa Helio G99. Yun ay kung maraming smartphone na magsusupport ng chipset nito para ma-optimize ang software niya. Okay? Pero promising po yun. Yun nga lang, ito kailangan nyo rin malaman at pansinin is yung RAM nga po pala niya is 4GB RAM lang. Hindi siya totoong 8GB. Okay? Just a reminder na ang virtual RAM, ito ang meaning niya, virtual RAM is hindi po totoong RAM. So ang totoong RAM po nito is 4GB RAM. So basically this has 4GB RAM and 128GB na storage UFS 3.1. Totoo naman po yung UFS 3.1 so far, okay? Sa Bluetooth, mukhang supported niya hanggang Bluetooth 5.0. Hindi lang natin sure kung ano, kung 5.2 or 5.3. Alamin po natin yan. And of course, this is just running on Android 13. Okay, hindi siya Android 14. Hindi po latest, pero okay lang po yun. Hindi pa po kulelat ang Android 13. Actually, supported pa rin naman ngayon ng mga majority ng mga apps is Android 9, 10, and 11. So, Android 13 is, although hindi siya updated, wala pong problema rito sa software support ng Android 13. Okay, huwag po kayong nagpapanik sa porket hindi Android 14 na smartphone. Okay lang po yun. Wala po masama sa Android 13 na ito and security patch naman niya is at least May 5, 2024. So, hindi naman ganun ka-outdated. 2024 pa rin yung security patch niya. Okay pa rin po yan, safe pa rin po yan. Okay? Now, sa battery naman, meron po siyang 5,000 mAh na battery and then supported po nitong Wi-Fi 5 GHz. 2.4 and 5 GHz po, kung papansin nyo is, yan po, nakakonect tayo sa 5 GHz ko and then 4G LTE and then meron tayong 5G of course. Pero wala pa pong SIM card to ngayon so lalagyan ko pa siya. Pero sa full review na po yan, sa detalyadong review. This one, first impression pa lang naman at patikim pa lang naman sa possible na i-expect na natin sa Smart ZTE Blade A75 5G. Okay? Since nandito naman tayo sa performance, check natin saglit yung kanyang Mobile Legends default na settings, mobile settings. So, pero hindi pa po tayo maglalaro, don't worry. Papakita ko lang sa inyo para medyo ma-idea na lang kayo agad. Okay, out of the box, supported po niyang Super FPS at saka Ultra Graphics. Not bad. Pwede na agad. Hanggang Ultra Graphics and Super FPS. Pero yung games, saka na natin detest yan. Again, this is just unboxing and first impression. Wait nyo muna mga 2 weeks. Kailangan ko munang itest yan ng actual para masabi ko talaga na goods yung performance niya or hindi. Malalaman. Pero syempre, for now, bibigyan ko muna siya for the first impression. Bibigyan ko siya na siguro 8 out of 10. Para sa 5,500 price tag,
ang ganda po ng offerings nito ni Smart at ZTE. Okay? And bago matapos, isang game lang talaga. Promise, isang game lang talaga. Again, wala tayong makikita ng FPS dito since hindi po natin ma-access yung developer options. Hindi natin ma-open. So, hindi ko ma-show dito yung FPS talaga. Pero, papakita ko na lang sa inyo yung settings na gagamitin natin. And then, for one game, tingnan natin kung ano ang temperature na naibibigay niya. Or nag-overheat ba siya sa konting game lang? Malalaman natin. Mamaya, okay? Set up ko lang to and then lalaro tayo ng isang game. Okay, nakapasok tayo. So, tingnan natin yung graphics settings. Nakaset tayo sa balance lang. Okay, sagad natin sa pinakamababa. Pero yung FPS set natin sa extreme, of course. Kahit na hindi ko naman talaga makikita kung kaya niya hanggang 120 FPS. But still, mararamdaman ko naman kung smooth talaga siya. But anyway, let's start. Full volume natin ngayon. So, mag-i-start po tayo sa temperature niya na 38. Dito, yun. Oops, mukha na dito. Yeah, 38, okay? So, 38 ang starting temperature natin. 38 na agad ang naabot niya. Loading pa lang tayo. Hopefully, hindi mag-overheat. So far, smooth pa rin naman. Dapat, yun, may isang drop. May naramdaman ng frame drop doon. Ako po, wala po tayong makitang bala o baril. No weapons. Reloading. Patience, please. May napapansin akong konting drops. Ewan ko nakikita niya sa video. Pero meron akong nakikita. And slightly ramdam ko yung init ng screen. Uminit ng konti yung screen. Okay. Initial test ng temperature. Naku, katagad sa 42 pala. Saan ba? 41, okay. Nasa 41 tayo. Tansya ko, nasa 5 minutes to 10 minutes pa lang tayo. So, medyo hirap siya ng contest, I believe. Whoops, si Daisy. Nato, 41 tayo. So, meron tayong 42 degrees. 42 degrees Celsius, wala pang 10 minutes. Base dito sa time ko sa video is nasa 7 minutes mark pa lang tayo. That's 42 degrees Celsius. Yeah. So, medyo hirap siya. Sabaga, medyo mabigat naman talaga na game ito. Pero, yun. And may napansin akong frame drops ng konti. Pero, out of the box pa rin naman to. Baka mag-improve pa siya along the way habang ginagamit ko araw-araw. So, abangan nyo muna yun. Okay? Exit na tayo. So, konting explore tayo sa settings. Meron ba ditong kakaiba? Wala naman siguro. Display, set natin sa 120Hz. Fix, if fix na lang natin, hindi na auto. So, pero may options pala tayo dito, no? 60, 90, 120, and auto. So, meron tayong 4 options para sa screen refresh rate, which is good. Pero during this full review, 120Hz screen refresh rate lang ang gagamitin natin, okay? Dito sa features, okay, gesture. Oh, meron siyang ganito pala, oh. Double tap to sleep, and then the raise to wake up. Okay to, gusto ko ito yung mga ganito. Para hindi natin nalalaspag ang buttons. Lagi nyo i-turn on yung mga yan, yung tap-tap na lang. Walang kakaiba sa kanya rito so far. Pero explore pa natin yan along the way. Again, mga 1 to 2 weeks. Wait nyo lang po. Pero so far, sa ngayon, bibigyan ko siya ng 8 out of 10 para sa lahat ng features na nakita ko, okay? Ang ganda ng kanyang design. Ang ganda ng pagka-flat edge niya rito. Solid. Display, buhay na buhay. Why not? Solid. Camera. 4K at 30fps dito sa likod, 1080p at 30fps sa front. So far, marami akong magandang nakikita. May mga konting pangit na hindi ko trip, pero acceptable na yun, I believe, kung sa iba ang tatanungin. Pero yun nga, kung interesado kayo, abangan nyo yung full review nito. Ihimayin natin ito, gagamitin natin ng actual sa labas ng bahay. So sana, nandito kayo kapag nirelease ko yung full review na yun. So consider nyo sana na mag-subscribe, like, and share. Ganun lang, this is Cotman. I'll talk to you again soon.